This portion is brought to you by Puppy Sure, the all-natural goat milk replacer formulated for lactose intolerant pets. Good morning, everyone. Welcome to Happy Pets, and we are still here sa Escalante City as part of our ongoing series featuring the Canine Hikers Club here in Escalante City. And today we have a very, very, very special treat. Meron po tayong father and son team na i-feature natin for today's episode. Sir, ano po pangalan ninyo? Papakilala po tayo sa viewers. Hello viewers, ako po si Hill Sokwako at ito naman yung anak ko, si Harry MG Sokwako. So we have si Sir Hill tsaka si Sir Harry. And sino po yung mga alagang kasama niyo today? Si Akiko, 2 years old na American Labrador. At yung anak niya, si Takeshi, 10 months old. Sir Hill, ilang years na po kayo naghihilig po mag-alaga or magiging happy pet parent? Since elementary years, may mga aso na ako na Aspin. Okay. Tapos, kaso hindi lang din tatagal kasi wala kaming idea kung paano talaga mag-alaga. Tamang management. Okay. Hanggang dumating siya 2 years ago, alright, doon ako nag-research kung paano ang tamang pag-alaga. Si Takeshi, ilang 10 months, no? So, 10 months. From 10 months old, si Sir Harry na po nag-aalaga sa kanya? Oh, mula nang kasi sa bahay, kami-kami lang rin yung nag-aalaga eh. So si Sir Harry po yung parang handler ni Sir Takeshi, ni Takeshi, and siya po yung nag-aalaga at nagtuturo. Harry, ano na yung mga commands ni Takeshi na naturo mo sa kanya? Mga basic commands. Basic commands pa lang, sit, stay, mga ganyan. Sir, so medyo maganda po yung timing. Nung pumasok po si Ma'am Akiko sa buhay ninyo 2 years ago, doon rin po halos nag-start yung club, no? Oh, doon na rin. So, lahat ng mga natuto mo sa club, na-apply mo dito sa dalawang aso, sa dalawang alaga ninyo? Malaki talagang naitulong sa amin. Let's take this opportunity para, kunyari, in the future, merong ibang mga pet parents na gusto i-encourage yung mga anak nila to take care of dogs. Ano maipapayo niyo po sa kanila? Sa mga viewers na mga magulang na gustong i-involve yung mga anak nila sa pag-alaga ng mga aso. Okay. Mas mabuting ipakita muna nila sa kanilang mga anak kung ano mga kalagahan ng mag-alaga. Ano yung tapos, tamang way? Tapos, dapat hands-on sila sa mga alaga nila. So sir, napakaganda po nung insight na shinare mo sa aming mga viewers na in order for you to encourage yung mga anak natin mag-alaga ng mga dogs, kailangan number one, ikaw mismo yung tama yung ginagawa mo at responsible ka. And number two, hands-on po tayo sana para magaya po tayo na maayos ng ating mga anak. Sir, thank you very much for being our first father and son duo dito sa Happy Pets. And sir, napakabata po ng anak ninyo. Parent na po siya, 11 years old pa lang. Meron na po siyang anak. This is a ongoing series where we feature very dedicated, passionate, and educated pet parents here in Escalante Canine Hikers Club. Okay? So that's all we have for now. Please watch the next series as we feature more happy pet parents here in the area. Always remember, happy pets, happy parents, Agri TV, Hayong Galing! This portion was brought to you by Puppy Sure, the all-natural goat milk replacer formulated for lactose intolerant pets. Good morning, mga ka-Agri TV. It's another exciting episode.
dito sa Miss Bernice Furry Ventures. Nakikita ko na lagi ang hilig niyong mag-photo shoot ng pets. At dahil nga ang daming pet lovers at mga parents na naghahanap ng tamang tips para sa kanilang pag-photograph, naghanap kami ng expert for pet photography. Kakausapin natin ng isang expert photographer. Ano nga ba ang kailangan natin mga malaman sa pet photography? Hi, Marvin! Hello, Miss Bernie! Yes! Nakita ko ang gaganda ng mga pictures mo with your pets! Oh, thank you, madam! Oo. And always, nakakover ka ng pet events. Yes, madam! How does it take? Kasi you have to be patient, di ba? Yes, lalo madam. Na sa mga portrait. Opo, madam. What tips can you give our viewers? Number one tips, kailangan may patience tayo. Especially sa patience! Sa mga pet kasi malikod sila. Mm-hmm. So kailangan natin sila sundan talaga kung saan. Kailangan makuha natin yung pinakamagandang mood nila. Angle, mood, yes, lighting, yes, diba? Yes, makikultante ko yun. Meron bang specific na camera na kailangan gamitin? Sa pet photography mo, actually wala mo po specific camera. Kahit mobile phone, pwede po. Basta alam lang natin yung mga tamang lighting natin, madam. How about, mas maganda ba kapag indoor o outdoor? Sa indoor, ma'am, advice ko, ma'am, okay naman po siya sa indoor. Kailangan meron pa rin yung big window. Kasi ma'am, paggagamit po tayo ng mga flashes or mga strobe, medyo harsh sa mata nila, madam. Medyo natatakot yung pet kapag pinaphotoshoot okay. natin. Kaya, so, mas maganda kung natural light. Natural light, madam. Opo. So, mas ma-advise mo na outdoor shoot? Yes, madam. Mas maganda po. Okay. How about naman, anong klaseng pets? Kailangan ba nandun din ang kanilang parent? Actually, o okay lang na ikaw lang as photographer? Mas maganda mo kasama yung parent. Una-una, kailangan mo kasi may kaibigan ka. Para nag-guide natin yung pets natin. At the same time, safe po sila. Wow! So ayan ha, kailangan natural light, outdoor is advice, at huwag gagamit ng flash dahil harsh ito. At para naman sa kanilang attention span at patience, make sure na nandun ang kanilang mga parents. Thank you very much, Marvin! Thank you, Miss Bernie. Yes. So kung gusto nilang magkaroon ng pet photography ng kanilang mga alaga, pues, saan kanila pwedeng makontakt? Like na lang yung page ko sa Facebook, Marvin Hagone Photography. PM lang po nila ako dun for schedule of pet photoshoot. Okay. See you in our next event. Thank you, madam. Ayan nga, mga ka-Agri TV. Ang dami nating natutunan, di ba? Tingnan nga natin, paano nga ba in action si Sir Marvin? Importante talaga ang memories at pictures para sa ating buong family. Kaya nga, don't forget, pets are family. Be kind to everyone and every fur. Agri TV, hayop panggaling! This pet event was brought to you by Doodles Pocket Tour.